podcast laws, and KBP rules. Every Saturday, 1 to 2 p.m., let's all listen to your TDJ Perez, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF Projects International Inc., experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, crating, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you can call on them at j.ferrer@jlftransport.com.ph or 0917-862-4995. Hello, good afternoon. It's wonderful. Sabi nga nila, ito yung weather na gustong-gusto natin, yung hindi mainit. Ano? But as you could see, for the past several weeks, All About Safety host Jay Perer is wearing a mask. Kasi po, yesterday was 4,700 na po new infections. Let us all be safe and try to have a normal life with the new normal. Wearing the mask, no? Yan po ang dapat natin i-ano. We would have a very wonderful show ngayon kasi po ang guest po natin, ay talaga pong isang expert din, ano? Expert siya sa mga larangan po ng kanyang linya. At yung mga nandiyan dyan sa safety, nandiyan dyan sa TESDA, alam niyo naman, yan, si Errol Carigma, magandang hapon. Sila Mark Matthew Sale, magandang hapon. And binabati ko nga pala si Albert Apolinar na nasa Dali, USA, no? Nasa USA. Si JP Batam. Sana magkita na tayo, JP. Meron pa tayo yung regalo mo na naging guest ka rito. Hindi ka pa nabibigay sa'yo yan, no? So, kaya lang natin maayos lahat, ano? Sino ba? Binabati ko to si Albert Apolinar, no? I-text mo nga to, pare, si Albert Apolinar at sabihin mo sa ating guest na pwede na siyang pumasok, no? Para ano, nga pala, no? Binabati ko si Doktora Tess Cocueco, ang bagong Executive Director ng Occupational Safety and Health Center. At maraming salamat kay Engineer Noel Binag, ano? Sa pagiging ama niya ng safety, no? At ngayon, may bago ng administration, ganyan po talaga. We serve at the pleasure of sino man yung bagong nag-appoint, no? At ito, text mo si Albert Apolinar, ha? Text mo siya na po pwede siyang manood sa atin sa DWBL live streaming na nasa radyo tayo ngayon, ano? Pwede siyang makinig, no? Ito, si advanced question po kay Sir Tony. Ano po ang qualification ng emergency vehicle drivers? Meron pang training na required? Oo, pare, meron training na required yung kasi ano nga siya, meron nga siyang eskwelahan, ano? Na ano. So, hindi pa ba nakakapasok si ano, si papasok na po. Papasok na para maano natin, ano? At ang ating pong guest ngayon, ano, yan mamaya, nasa emergency medical field siya. No? So yung mga gustong maging, ano dyan, no, no, maging nasa emergency medical, no, services, no, in the, kasi field din ng safety yan, ano, si Jason Estrella Peregrina, ano, magandang hapon sa iyo. At yung entrepreneur raw si Jim Mines, ano, o Mines, ano, watching from Hong Kong. Mr. Brother Jim Mines, magandang hapon. Hindi ko lang alam kung si Jason Peregrina ang nasa Hong Kong o he is watching in from Hong Kong today, no? O si Marian Domingo, no? Magandang hapon po sa inyo, no? At hopefully tayo nila Bong Palyar, makausag-usag na. Kailangan yung bilisan ang ating mga programa. At dumadami na uli ang COVID. Meron na tayong monkeypox. But if we follow the safe protocol of wearing a mask, social distancing, our cleanliness in frequently washing our hands, ano? And if we have encountered all of this new bio, pumunta tayo.
sa mga pa-check natin kung ano yan. And most especially, let's all get vaccinated. Let's all, after vaccination, let's get our booster shots. Yung sa iba, third shot at pang-apat na. And for the Department of Health, imbis na masira yung mga vaccines natin, we should make a way. Katulad natin, it is mismanagement lang po yan, ano? Yung mga tao na nagmo-monitor niyan, dapat sabihin nyo sa boss nyo na, oh, malapit na to, 1 month na. Oh, i-vaccine na natin yan. Tanggalin natin yung protocol. You do not have to be so very, whatchamacallit, very peculiar about it, ano? Ito, may bago tayo nanonood, nakikinig si Jeffrey Mendelia Nunez, no? So, sino nag-ano sa'yo, Jeffrey, no? Sana hopefully maging habit nyo na itong panonood, hindi lang yung pamimigay namin ng 200. Kasi po, ito ay advokasya namin ni Brad Pitt na tayo ay maging safe, ano? Maganda po kay Engineer Bonnie Sarabia Merano, no? Yes, ayan, ano? Smile and be safe kay Engineer Merano, no? At kay Ronnie Dagal, kay Engineer Ronnie Dagal, no? Sana tayo makaano tayo, maisip tayo ng paraan paano magkaroon tayo ng isang face-to-face convention na nandiyan dyan kayong mga pro-nuclear at yung mga anti-nuclear at kami naman po mga moderator, no? Si Jay Perar po ay graduate ng Management Engineering and more or less he has been a computing engineer, practicing engineering practices on loads, what are the strength, what are the applicable safety factor when lifting such loads. So, yan po ang ating ano, no? Ganyan din yan eh, no? Yung tungkol, gaano ba kakapal yung simentong gagamitin? How to contain if there is a nuclear leak in the waste stage? Pag ano. Batiin natin, wala pa si ano, no? Si Jeffrey Mandela Nunez, binati ko na to, 2 beses na, no? Si Daniel Untalan Ramos, watching from Urdaneta City. Oh. Mga siguro, mga kabalen ko to, mga taga Pangasinan, kasi mga Perer, taga dyan po sa San Carlos. Speaking of San Carlos, we would like to greet again Director Joben o Engineer Jovencio Perer from San Carlos City, Director of TESDA in TESDA Bulacan. Magandang hapon po. Wala pang ating guest? Pasok na po. Tagal na. Wala, ano. By the way, no, ang programang po ito ay dala sa inyo ng JLF Project International Inc. Experience riggers, lifter, creating contractor, at transportation din po. They do transportation management to be able to handle your expensive, sensitive machinery para po siya ay makadaling. No? Hopefully, I think by next week, ano, ipilitin ko na nandoon po ako sa studio. Open na po, you know, I could be there in the studio, not here in my house. Or in our office, I mean, para we could give you better services para sa ano. Yung mga ulitin lang natin, ano, yung mga nakikinig dito, ano, sa atin, ano. Ito po, advokasya namin ni Brad Pitt, ano. Ayan na. Advokasya po namin to ni Brad Pitt na para po tayong lahat, magkaroon tayo ng safe and healthy workplace. Okay. Ang ating pong topic is the correct use of emergency vehicles. Yan. Maganda yan, no? Ang ating pong guest is si Antonio Riva III, or we could call him Anton. He is an emergency medical technician. He is a safety officer, certified construction occupational safety and health, or SO2 ng DOLE. He is a tester, TESDA and lead trainer for EMS in the Camanava area. He's the owner of SOLEMS Ambulance Service and SOLEMS Training and Assessment Center, a member of the PSEMT, or the Philippine Society of Emergency Medical Technicians. He's been 22 years in this industry. Okay. Sir Anton o Sir Riva, magandang hapon po. Magandang hapon po, Sir Jay.
po at kuya, inyong na-invite dito sa show nyo sa All About Safety. Maraming salamat po. Okay. Maraming salamat din at pinaunlakan mo ang ating pahayaya. Gaya nga ng sinabi ko, sa mga nakikinig sa amin, ito sila Yusen, sila Carl Atienza, no? Lahat ng mga nakikinig namin, ano, makinig kayo dahil ito, may bago na naman tayong matututuan. May bago tayong linya na pwedeng ano. Sir, explain mo nga lang muna sa akin bago natin pumunta doon tayo sa ano, no? Yung bang basic na may tanong kasi dito yung ating ano eh, yung ano si Errol Karigma, no? Yung basic muna. Ano daw po ang qualification para maging emergency vehicle driver? Meron po bang trainings na required? Yun muna una natin sagutin kasi mukhang maganda. Opo, opo. Bali, as of now sa Pilipinas, wala naman kasi. Basta't meron ka lang professional driver's license, no? Ginagawa ka ng emergency vehicle operator, no? However, meron tayong isang kurso, yung tinatawag na emergency vehicle operation course, kung saan tuturo sa iyo yung proper and ethical way of how to use an emergency vehicle, no? Pero right now po, we are crafting and drafting an NTR, a non-TR, non-training regulation for TESDA para ituro natin yung emergency vehicle course. Okay, wala pa palang TR. So yan, sinagot ka, Errol, ha? Pwede kang magmaneho ng mga emergency vehicles. Pag sinabi ba natin emergency vehicles nga pala, are we pertaining to ambulansya lang? Hindi po. We are pertaining to vehicles that are marked vehicles na merong blinkers at merong sirena, may wangwang. Yan po yung mga emergency vehicles natin. Okay. So, ganito, no? This has been ito, this has been in the news or the topic very recently, no? Yung abuse of authority, no? Yung usage ng emergency vehicles na 'yan, ano? Yes, at po. Yung paggamit nga ng wangwang. Ano ngayon ang masasabi mo diyan sa mga issues na 'yan, Sir Anton? Well, actually, recently, no? A few weeks nagkaroon ng dito sa mainstream media regarding yung ating mga law enforcement units na paparahin yung mga ambulances na gumagamit ng wangwang na walang laman, no? So first, address natin yung issue. Maraming naaaksidente ngayong mga ambulansya and some emergency vehicles because of una, hindi nila alam paano gamitin yung proper use of the vehicle. Kasi minsan, kapag ang ambulansya, hinawakan mo, narinig mo yung wangwang, yung sound, tataas yung adrenaline mo eh. And then you feel like you want to, you know, you go with the beat, with wangwang. So, para kang, alam mo yun, wala ka ng disiplina. No? So, ayan, isa pong issue is that marami pong abusado, yes. Maraming umaabuso po ating paggamit ng wangwang, no? So ayun po, with that siguro we can educate the people na gumagamit ng ano ng emergency vehicle para mawala yung illiteracy doon sa paggamit ng emergency vehicle. Matuto sila kung para saan at kung kailan magagamitin yung blinkers and the wangwang. Okay. Alam mo kasi, Sir Riva, no? Yung mga nakikinig sa atin, marami dito, kabataan to, no? They are just in their 18, 19, 20, no? And they are, siyempre, pag ganyang edad, katatapos lang nila ng senior high, no? Yes po. Gusto ko rin sila kasi sanabi nga natin, iba dyan, nagsisafety officer na, nag-SO1, SO2, at hopefully maging practitioner sila in the future. Ang tanong ko, pag ikaw ay emergency vehicle driver, kasi ang welder, pag nakatapos ka ng, kaya ko tinatanong yan, no? Pag nakatapos ka ng welding, no? Ay, hindi ka minimum. Pag nakatapos ka ng rigging, hindi ka rin minimum.
Pag nakatapos ka ng truck driver, lalo na, ang laki ng sahod dyan. Crane operator, libo lahat ng sahod dyan. Ito naman sa ano ka, vehicle, emergency vehicle, na yan ang gina-handle mo. Mga magkano sahod dyan? Philippine setting ba po yung sinasabi ninyo? Philippine time setting muna tayo. Okay, then sa Philippine... we go to abroad instances. Okay. Ano kasi, case to case yan, sir. Depende. Okay? If you're going to be hired by a big company, eh syempre mag-iiba yung presyo mo. But if you're going to be hired by a barangay or an LGU, of course meron silang kumbaga bracket kung magkano yung sahod mo. No? So being an emergency driver or emergency vehicle operator, nga as of now, so these are unskilled pa. The only skilled emergency vehicle drivers are the ones who have undergone a training of emergency medical technician, emergency medical services, yung mga ganon. So pero yung kadalasan almost marami ang alam mo, bata lang niya, no, yung tao lang ni kapitan, o sige, ikaw nang humawak na itong ambulansya. Ay, ano kaniya, no, ni mayor, ganito, ikaw na lang mag-drive dito sa DRRM. No, meron ka ba lisensya? However, there's no training. Kumbaga, yung typical the professional driver's license. Walang training, minimum lang yun. Yes po. More or less minimum lang yun. Pero kung marunong ka ng CPR, di ba? Marunong ka ng mga life-saving practices, sabi ko nga, no? Yan, at kumuha ng mga vital signs, no? Magkumuha ng blood pressure, kumuha ng blood sugar, kumuha ng yung nilalagay dito para malaman kung may humihinga ba siya o ano, kumukuha ng pulso. Oxygen, may oxygen. Oh, hindi po pwede, sir, na minimum lang yun. Tama, yes, po. Tama po. Libre rin siguro sahod nun. Yes naman po. Kapag ikaw ay skilled trainer, I mean skilled employee na nakapagtapos ng isang kurso. Okay. So dun sa eskwelahan mo na SOLEMS Ambulance Service and SOLEMS Training and Assessment Center, yes, pwede na lang matutuan itong mga skill na to. Yes po. Ang ating pong training and assessment center, nagfo-focus po tayo sa emergency medical responder. Meron tayong emergency medical technician. And meron din po tayong first aid and basic life support training, kung saan hinahanda natin yung isang individual, no, for a step in a higher training. Mag-uumpisa ka muna sa basic, of course. Okay. And then you go up, no? Okay. Yung basic first aid training, ilang araw? Yes po. Ang basic first aid natin, meron po tayong 1 day, may 2 days, may 3 days, no? Kasama po doon yung basic life support with AED training. Okay, may 1 day, may 2 days, may 3 days. Is this TESDA, ano tawag mo rito, funded? O pwede, kung hindi naman sila, pwede ba silang mag-enroll na lang dyan na hindi naman sila TESDA funded, na walang scholarship? O ano ba mechanics, pare? Okay po, dalawa po yan, sir. Kung ang sinasabi niyong TESDA funded, this would be on the voucher system, yon yung TWSP. Okay? So yun po, meron po tayong mga kurso para po sa EMS NC2, Emergency Medical Services NC2. Kung saan po ang magiging title mo kapag natapos mo yung kurso na yon, ay ikaw magiging isang medical first responder and ambulance driver. Yun po yon. Sa TESDA po yon. At ang TESDA po, meron na rin po ang tinatawag na EMS NC3, kung saan po tumaas po yung level ng certificate from NC2 naging NC3. At yung NC3 po, kapag natapos ninyo, ang inyong pong titulo, ang inyong title would be an emergency medical technician po. Yun po. Ayun, maganda. Baka ako, basta ako, gusto ko rin magkaroon pa ng may TM na kasi ako, makapagturo rin ako niyan kasi ngayon nasa linya ako ng construction, no? Maganda yan. So
yung mga nakikinig sa atin na mga bata pa, ano, no? Ito si, ewan ko, ito si La Francis Untalan, naka sila, sino to, sila, maraming dito eh, sila, sino ba, hanapin ko lang, sila. Actually, Jason Pellegrino. Sir Jay, yes, ako sir. Rin po sa construction industry before, no? Ako nga ay COSH holder and si ano, safety officer. Ang alam ko po, ang bawat construction site ay nangangailangan ng emergency medical technician o yung mga first aider, no? Mga ano, correct. So bawat construction site as per DOLE, no? Nire-require sila. So talagang meron pong may industriya po yung pagiging first responder. So, alimbawa, kami naman dito sa JLF, meron kaming yung one day ba na emergency first aider, eh, pwede na yon? Pwede yan po. 8 hours po yun. 8 hours. 8 hours, ano? So, yes, matututo na kami paano mag-CPR, yung ganyan? Paano mag-umuha ng bayo? Ayun, maganda yun. Ano? Magkano naman po yung ganyan? If you would, ano, mga ano? Sa meron bang po, minimum yan? Sa aking institution po, no, sa aking training center, ako po ay weekly na nagpo-provide niyan tuwing Sabado. First aid BLS, that's for 1,500 pesos per head. No? Inclusive po ng t-shirt, triangular bandage, ayan po, ayan po yung ibinibigay, also the certificate as well. Yun, yung triangular bandage, yung pagka nagkasugat, ano? Yes, inaano ko 'yan eh, tinuro sa amin ni si ano ni Jerry Karungal ng siya Search and Rescue Foundation. Hindi ko pa masyado nga nape-perfect 'yan kasi medyo mahirap eh yung pag parang ilalagay sa ulo, no? Iano, so yung triangular bandage. So tuloy natin, sir, no, para sa mga ano nakikinig natin, dumadami na nakikinig sa atin. Minsan may sa abroad. Pero as I've said, ang programang pong ito ay dala sa inyo ng isa pang mga produkto na ngayon tumataas na ang COVID. Ito, Sir Anton o Sir Riva, makakatanggap ka nitong handmade na dishwashing liquid. Ano? May antibacterial and grease cutter properties. Meron tayong mga fabric conditioner. Yan, ano? Yan ang ating mga fabric conditioner, car shampoo, at mga alcohol at t-shirt ng mamaya papakita natin, ano, yung JLF na all about safety na t-shirt. So balik tayo sa ating ano ba tong EMS bill sa Pilipinas? Ano tong EMS bill na to? Ang EMS bill po, ayan po yung Emergency Medical Services Bill na ifinile noong 2009. Ito po ay pagpapalawak at pagpapalaki ng emergency medical services system sa Pilipinas, no? As of now kasi, kung titingnan ninyo, meron tayo yung tinatawag na NDRRM. Tama po ba? Yung NDRRM law, no? Yung mga offices natin. So, this office pertains to disaster risk reduction. Tama po ba? No? Okay. So, itong EMS, ito po yung site ng emergency kung saan hindi po disaster yung ating pagfo-focusan. Kung hindi po yung day-to-day emergency na nangyayari po. Yung mga aksidente, sakit, COVID, TB, AIDS, cardiac arrest, stroke, and so on and so forth. Ito po yung mga nasagasaan, sir. Sir. Yung mga nasagasaan, yung mga nabundol dyan, kasama ba yun dyan sa EMS? Okay, go ahead, sir. Opo, yung mga nabundol po kasi, yan yung tinatawag natin mga trauma victims. Kung saan, dapat yung magre-responde, eh marunong po sa clinical aspect of responding. Dalawa kasi po ang responder, Sir Jay. Isang rescuer at isa pong medic o yung EMT. Okay? Yung rescuer, sir, ito po kasi yung magaling sa mga extrication, magaling sa lifting and moving, magaling silang mag-rescue.
No, magaling sila sa mga technical aspect. Yung medic, sir, yung tinatawag nating EMT or emergency medical technician. Ito naman, ito yung magaling sa aspeto ng katawan ng tao. Yung clinical aspect ng katawan ng tao. These are the medics or the EMT. Ito pa yung responder. So dapat, ang Romero responde sa isang trauma, eh dalawa. Una, yung rescuer na magaling mag-extricate, magaling mag-package, at pagdating sa loob na, yung ating mga medics or paramedics. Okay, yung maglalagay na ng mga oxygen. Oo, on the clinical aspect doon sa tao. No? Gusto ko lang i-shout out yung ano. Ngayon po, meron na tayong paramedics dito sa Pilipinas. Meron na ha? Okay. Nagkaroon na ng pilot ngayon sa PGH under the leadership of Dr. Ted Herbosa, no? The head of emergency department of PGH. Meron na po tayong pilot paramedic dito po sa PGH. So magkakaroon na po tayo ng mga paramedics. As of now kasi puro EMT pa lang tayo, mga emergency medical technician. The paramedic is a higher level of a responder. Okay. So ano, balik tayo sa EMS bill. No. Ito sir ang problema ng EMS bill. I-final nung 2009. No? Okay. 2009. 2022 na po hanggang ngayon isinusulong pa rin namin yung EMS bill. Hanggang ngayon po hindi pa rin na bibigyan ng pansin yung aming industriya sa emergency medical services, no? So hindi natin alam what's going on, anong nangyayari, no? Kung bakit yung dapat na pangangailangan ng tao, especially in times of emergency, dapat nabibigyan ng pansin. No? So shout out lang ako sa ating mga congressman diyan. Okay, yan. Pwede natin pag sa susunod na pakikipagkita kay Congressman Mark Kawangko. Ayan, maganda itong sinasabi ni Mr. Anton Rivera III, ano? Riva. Tungkol dito sa EMS bill na to na... So, merong bill na naka-pending pa. It is not yet approved by the Congress and the Senate at hindi pa permado ng presidente ng Pilipinas. Ganun po ba, Mr. Riva? Yes po. It's all 10 years. Mahigit na po. No? And we are looking forward. Kasi sir, pag nagkaroon tayo ng EMS Act, no? Magkakaroon ng maraming ambulansya, clinical ambulance sa Pilipinas. Sir, clinical ambulance, hindi lang po yung ambulansya ang pagpinasok ka, merong isang stretcher, merong isang tangke ng oxygen. Pagkatapos niyan, isasakay ka lang, dadaling ka sa ospital. No? Ito po, magkakaroon ka ng clinical ambulance kung saan pagpasok mo sa loob ng ambulansya para kang nasa emergency room. Okay. Ando na lahat. Kompleto na po yun. Kumbaga, doon pa lang sa ambulansya para kang nasa ER. Kompleto na po yung gamit. Pero yung pondo naman para sa ganong klaseng equipment, mukhang mahal yun, di ba sir? Kaya nga po, kailangan natin ng isang Republic Act para po magkaroon ng pondo yung ating EMS system. However, Sir Jay, since nandito na tayo, no, gusto ko na rin ipaalam sa lahat, no, sa makakarinig. Ako po, I've been an advocate of the EMS system for a long time. At talagang gustong-gusto ko na magkaroon tayo ng sistema. So, I drafted a system, tinawag kong localized EMS. EMS office, no? Kung saan wala man tayong Republic Act na magki-cater dito sa EMS, pwede tayong gumawa sa LGU ng isang opisina solely for EMS, for emergency medical services. Pinresent ko to sa Quezon City before kay RJ Belmonte, the secretary to the mayor. Ang sabi ko, sir, here's a concept na pwede natin gamitin kung saan makakatulong po itong EMS office para po maparami natin yung
force multiply natin yung emergency services natin. Okay? So gumawa po ako ng isang sistema kung saan yung opisina, okay, will be a self-sustaining office na revenue generating office. Kung saan yung opisina na yon ng EMS, no, eh makakatulong pa sa kaban ng bayan, no, by way of creating a localized emergency services office. So ginawa po namin at try ko sa Quezon City, and I think Quezon City looked at it at napansin ko nagkaroon sila ng mga bagong ambulances, so I think ginawa nila. So maganda okay, po yung sistema. Pwede tayong gumawa. Pero sir, yung binanggit mo kanina, may binanggit ka lang, pupunayin ako ng konti para ma-explain mo, no? Kasi marami na nakikinig sa atin, sir. May mga tiga Dubai na, no? Sila Alvin Aliado, no? Good afternoon, na nandiyan diyan, no? Nandiyan diyan sa Dubai ngayon, no? Mga nasa ano natin, at si Raymart Il Belonio. Siguro kasamahan mo to. Pero ang tanong ko ganoon, sabi mo kasi this would be a revenue generating scheme. Yes, paano po sa kikita? Paano sa kikita? Paano? Halimbawa. Paano kikita, sir? Ganito. Bali po ang EMS magkakaroon po ng tax. So kapag gumawa ka ng ano, ng isang resolution or something. Yes. So magkakaroon po tayo ng EMS tax. Saan kukunin yung tax? So yan po ay kukunin sa business tax, the business permit. Okay? Saan pa kukunin yung business tax? Ito po ay pwedeng kunin sa realty. Pwede pong kunin sa mga services like construction. Kung ikay magpapagawa ng bahay, no, building permits, nandun po ang EMS tax. Lagi pong naka-encroach ang EMS tax whenever you deal with personnel. So kapag meron pong mga tao na involved, there is always an EMS tax to be added in your application for the local government. Tapos yung pondo nito, mapupunta dun sa opisina ng EMS office. Yes po. Actually, under the mayor's office, under the supervision of the mayor's office and the city health, papupunta po siya sa EMS. Yun maganda po, magpupunta sa EMS, at yung sosobra po doon sa pondo na yon, mapupunta po sa kaban ng bayan. Maganda yan ang sasabi mo. I'll give you an example. Sige po, go ahead. Pag nagbayad tayo ng business permit, tayo po ay sinisingil ng fire, sinisingil tayo ng sanitation tax, environmental tax, and so on tax. Di ba? Tama po ba? Okay. So you have the fire tax. Di ba? So minsan, napakalaki pa ng fire tax natin. The question, yung establishment mo, para masunog ito, how many percentage, 1 to 100? Sa tingin nyo, 5%, 3%, 10%. Tama? Opo, para mga ganun po. Yung establishment mo, yung business establishment mo, na merong 10 employees, 15, 20, 50, yung chances of that employee having a heart attack or a cardiac arrest, gaano kalaki yung chances nun? Or malaki any emergency? Po. Malaki po. We could say 50-50, di ba? Yun ang safe percentage. Laging 50-50, no? There is a 50% chance na kami rito, magkaroon kami ng heart attack. So sa tingin nyo, anong mas maganda bayaran? Yung fire tax or yung EMS tax? Sa tingin ko, parehas. Para sa akin, tingin ko, parehas na rin. Kasi yes, mahirap naman, magkakaroon tayo ng mga enemies dun sa fire advocates. Pero I believe in your advocacy na mayroon emergency medical services practitioner na kailangan natin manorean. So, di ba, sir, doon yun ang kagandahan nun. So, with that, you'll just encroach the EMS tax dito sa ano, and then you will have the services for the city. Kasi, mapapatakbo na yung servisyo ng opisina.
Kasi sir Riva, no? Yung marami akong nakikita, no? Minsan I live in Cavite going to Manila. May nakikita ako mga natumba sa motorsiklo. Nakahiga lang eh. Hindi sila ginagalaw. Kasi wala pa yung the right personnel to handle them. So I think if we empowered yung advocacy mo ng emergency response or emergency vehicles na to with the people with the training that you are saying right now, mas madali silang may ililigtas ang kanilang buhay. Correct, tama sir. Po ba? Kapag may knowledge ka ng first aid, matutulungan mo yung bumagsak sa motor na yun. No? Minsan kasi, titingnan mo, Sir Jay, kahit ikaw, nakakita ka na ng aksidente sa motor. Maraming beses. Nakahiga lang. The question, gagalawin ko ba o hindi ko gagalawin? Yan ang magandang tanong. Ikaw, sir, di niya mo yan. Dapat ba galawin o hindi galawin? Okay. If you are trained, at alam mo kung paano tumingin ng isang biktima, kung ito'y life-threatening, then you have to touch that patient or that victim. Oh, I don't call it patient. I call it the victim. You have to touch that victim in order to save the life of that victim kasi may life-threatening situation or scenario. For example, bumagsak, nakamotor, naka-helmet. Now, yung helmet, di ba may strap? Okay. This strap is choking the victim. So gagalawin mo ba o hindi? Siyempre, kailangan mo siyang galawin. Pero you have to be trained para galawin mo siya. Now, training is essential. Training talaga is essential. Sometimes a lot of people die because hindi na bibigyan ng first aid. However, Sir Jay, marami rin ang napapahamak dahil ginagalaw mo agad nang hindi mo alam yung ginagawa mo. Okay, maganda yan. Ha? Umiinit na yung ano natin, usapan natin ha. Pero pare, babatiin ko lang tong mga taong to dahil sila ang mga nakikinig sa atin at ano no, si nasa press club ano, Manila Press Club si Engineer Dennis Napule. At ito no, galing to sa Dubai no kay Bino Aliado. Mamaya raw 6 p.m. they are inviting all safety officers for a pre-training no sa work environment and risk control. Ayan. Kaya baka gusto mo rin manood, Sir Anton. Pero, nandun na tayo sa linyang yan. Ano? So, tanungin ko pa ng isa. Ano ba talaga ang responsibility ng isang emergency vehicle operations? Anong mga responsibilities niyan? Okay, unang-una, ang responsibilidad mo sa pasyente mo at sa mga kasama mo. Okay? Yan ang unang-una mong titignan palagi. Yung safety mo, yung safety ng kasama, yung kasama mo at yung safety ng pasyente mo. Okay? Next, yung safety ng bystander na nasa labas, yung mga motorcycle riders, yung mga ibang vehicles. Kasi sir, you are an emergency vehicle, no? Medyo ano ka, you're in a hurry always palagi, 'di ba? So, you are an asset in a way kasi nakakatulong ka. Also, you can be a liability in the street kasi pwede kang makaaksidente. 'Di ba? So, ano yung roles and responsibility? So, you have discipline. Yan ang ano mo, yan ang unang dapat na gagampanan mong role mo. Kailangan alam mo yung ginagawa mo at disiplinado ka. And then responsibility comes with obeying the traffic laws. Obeying the standard operating procedure of how to use an emergency vehicle. Kasi po malaki pong responsibilidad ang paghawak ng emergency vehicle, especially kung may blinker at may wang-wang. Kasi po, once marinig po ng taong bayan yan, bibigyan po kayo ng privilege. Bibigyan kayo ng privilege ng mga mamamayan eh. Tatabi yan eh, no? So, kailangan na responsable ka in using that power, no? Ng blinker at saka ng siren, no?
So Sir Jay, iano ko lang no bago ko makalimutan. So yan ang problema natin sa Pilipinas ngayon. Abusado. Maraming abusadong gumagawa ng ano ng paggamit ng blinker and siren. Meron po akong nakitang isang solusyon. Para itong mga abusado na to na talagang ginagamit yung kapangyarihan ng emergency vehicle, ma-regulate, no? So may idea ako, sana marinig to ng HPG, marinig ng DILG, marinig ng MMDA, ng LTO, no? So sir, ang akin, para ma-regulate itong mga abusive na gumagamit na to ng wangwang, maybe, no? Maybe we can use our 911 dispatch at our 911 emergency number. So si 911 could be the centralized dispatch ng mga emergency vehicle. Solely kapag lalabas yung emergency vehicle, they have to register sa 911 na lalabas sila. Okay? Now, okay, for example, si SOLEMS Ambulance, may kukunin ako sa PGH, dadalhin sa Lipa City, Batangas. Okay? Paglabas pa lang ng ambulance ko sa barracks ko, itatawag ko na yan ng 911. 911, SOLEMS Ambulance, may patient transport po ako coming from PGH to Lipa City, Batangas. So, dispatch po kami from Camarin, Caloocan City, papuntang PGH. And then, lahat ng information, bibigay mo kay 911, and then 911 will give you a dispatch ticket. Na okay, SOLEMS, this is your ticket, your dispatch ticket, 1-1-1-2-3-4-5. Sir, ilalagay mo yun sa harapan ng ano mo, ng windshield mo, na may dispatch ticket ka. Then, you are on official business. Kahit magwangwang ka na magwangwang, you are on official business. So itong mga abusadong mga gumagamit ng emergency vehicles na walang dispatch, mare-regulate natin. Malalaman ng mga kasamahan natin sa LTO, sa HPG, MMDA, DPOS, o sino man sila, na ito'y ginagamit ng wala sa ayos. And then they could flag them down and then give them a ticket. Nakamute kayo, sir. Nakamute. Oh, ito, dapat bang pinapara ng mga traffic enforcer? Yung mga ambulansya? Hindi dapat, sir. Hindi dapat. Especially kung ambulance. Kasi ang ambulansya po, sir, hindi porket walang laman, hindi po kami rumiresponde at hindi po kami emergency. Sometimes papunta po kami sa pasyente or sa biktima. So hindi mo pwedeng i-flag down para alamin lang kung ito ba ay totoong may takbo o wala. Kasi yung 5 minuto na magdidiskusyon tayo, magdedebate tayo, 10 minutes, 15 minutes, that could be the life of the person that we are going to respond to. Diba? Ayun. So hindi pwede. Eh paano nga pag so subject nga talaga sa abuse, 'di ba? Kasi sir, absolute yung privilege na 'yan eh, 'di ba? Talagang kailangan na hindi talaga alam ng law enforcer. So dapat meron bang instance ta? Ero ko wala pa ako nadinig. Pero in your case, meron na bang instance na itong isang traffic enforcer na makulit pinara yung ambulansya na humihirit? Yes, actually sir, I think a couple of days ago, merong pinara na ambulance dito sa EDSA, no? I think it was a Nissan Urban na meron siyang sticker ng ambulance and then may blinker, may ano. Eh winawas-iwas na yung kalsada na nakawangwang siya. And then finlockdown siya. And eventually, nung finlockdown, talagang wala siyang emergency. Ginamit lang niya yung kanyang
yung kanyang unit, unit na para makaano sa traffic. And that's nakakalungkot. Minsan nga marami na yung mga fire truck minsan, 'di ba? Nagmamadali din na hindi napapadaan, no? So this is a very nice topic at nagpapasalamat kami sa iyo, Sir Riva, na nabibigyan mo kami ngayon ng atensyon, ano? Yan mga yan. Pero bago ka, no, pagkita tayo next week, ano? Sa mga ano, bibigyan ka namin itong ewan ko kung kasi sabi mo nga triple X kay, kailangan mag-bigyan. Itong all about safety t-shirt na to, di ba? Yes. Ito, po. Yan. Ay, maraming salamat at yan, medyo ano ko, medyo extra large. kailangan na tinatawagan ko ang aking commander, si Ma'am Pam Ferrer, no? Na mag-ano tayo ng mga bigger sizes para sa ano. At niya nga pala, no? Alam niyo naman, ano? Ang All About Safety, ako ang producer. Ako ang co-host na rin, ano? So, ito ay bibenta namin, pero sa mga katulad mo at yung mga ibang guest namin, ipamimigay namin for free. Pero kesa bumili kayo ng mga t-shirt ng iba na kung ano anong color, ito ng magandang All About Safety na t-shirt ang inyong bilhin, ano? At para tayo magkakadugo at si Director Noel Binag, ano, tinanong pa rin, thank you very much sa Occupational Safety and Health. At meron na pong bagyong Executive Director, Occupational Safety and Health Center, sa pamumuno ni Dr. Tess Cucueco. Ayan po ang ating mga ano ngayon na happening. So, Sir, yes po. Tuloy ulit tayo dito sa ambulance safety natin. Halimbawa po naman, ano, yung doon po sa hindi ginagalaw, halimbawa po, na may nahulog na bagay, no? May nahulog na bagay. And sabi mo na security guard, huwag niyong gagalawin yan, ha? Siyempre, wala naman talaga marunong doon. Pero sabi ng tao, Sir, dali niyo na ako ng ospital, masakit na ho itong tagiliran ko, eh. Paano i-assess po yun in your own view? Unang-una, tama yung security guard. Antayin natin na mayroong dumating na responder or emergency personnel. Okay? Kasi siya na rin mismo yung biktima na rin nagsabi, kasi po masakit po. Sabi mo fall, di ba? Fall. So ito ya bumagsak. So sinabi niya masakit. Anong masakit? Balakang, tuhod, ankle, so masakit. It means merong possible injury na nakamit siya. So tama sa security guard. Antayin natin. Kasi bakit? Pag ginalaw natin at tin-transfer natin nang hindi tama, pwede mong i-provoke yung injury na lalong lumala. No? For example, fall. Sir, ikaw, alam mo naman yan, ikaw is safety officer, na kapag bumagsak ka, napaupo ka, of an injury in the pelvis, spine, di ba? So, sa ating tuhod, hindi mo masasabi yan. So, the best thing you do, you put the victim in a comfort position and we will wait for the professional so that we can extricate and package the victim properly para hindi na umano lumala. Di ba sabi nga na isa sa mga objectives ng first aid is to prevent added and further injury to the victim or to the patient. Okay. Then put rules. Okay, kung may bale, mayroong isa kasi sa akin na ano, no, isang seminar na tinan ko, no. Ang sinabi sa amin, to pick up the patient, para wala talaga, is to picking up on his collar. Kasi baka may bale ka, umawakan dito. Pero dito sa collar, at saka doon sa dulo ng kanyang pantalon doon sa baba, para maangat. May kulang pa ba po doon o pwede na 'yon? Okay. Ito po yung scenario, no. Meron tayong isang aksidente, tama? Opo. Ano yung aksidente? Is it a fall, a slip, ano po ba? Nagagalan po siya. May nahulog sa kanya. May nahulog sa kanyang bagay, sa kanyang
tagiliran, no? Medyo mabigat lang pero alive siya, nakakapagsalita siya, conscious siya. Kaya lang, sabi nga masakit. So sabi nga doon so, ng ano, siyempre. Okay, kayo po. Ako yung emergency medical technician pupunta. Of course, unang-unang tignan nahulugan. Siyempre nasikuro ko na yung safety, no? Sa yung scene niya kung okay na. Pangalawa, titignan ko yung mechanism of injury. Ano bang nangyari? Mag-aano muna ako, mag-iimbestiga muna ako. So pag nakita ko na kung paano nangyari yung injury, then I will assess and determine if this patient is to be transported or if this patient is kailangan mag-stay and I have to fix something bago ko siya i-transport. Kasi sir, andanin nyo, kapag kailangan laging merong ano yan, laging merong C-spine precaution, no? Yung cervical collar. Di ba? Kailangan naka-split. Kailangan ano. So again, it's a case-to-case basis. You have to assess first bago magalaw yung taong nagtamo ng trauma incident. Okay? Hindi basta-basta, sir. Kaya bakit masabi? Dahil, alam mo, ang isang taong nasaktan, they are under yung adrenaline niya, no? Shock. So yan, namamanhid. Hindi pa niya alam yan, no? Again, you are the responder. Kailangan alam mo kung paano i-assess yung trauma victim mo. Hindi basta-basta tinatransport po ang ating trauma victim. Especially kung merong fall, merong bumagsak. You have to assess first, sir. Yun po ang sa akin. Kung ako po yung responder. Okay. Kasi magandang issue yan, di ba? Yung may nag-text nga dito, yung kay Eddie Garcia nga daw. Si, sino ba yung nag-text noon? Si Dennis. Si Dennis Napule, no? Lumala raw yung injury dahil hindi raw train yung mga nag-assist. Yun. Correct, correct. Ay, so nakita ko po yung video na yun, no? So nung sumubsob si Eddie Garcia, tama po ba? Sumubsob siya, yes. Di ba? So nung sumubsob siya, kaya nga sir, kailangan matuto ka ng mechanism of injury. Kung paano nangyari yung injury so that you can portray it in your head. Saka titignan mo what can be the cause. So dahil tumama yung kanyang ulo, di ba? Dapat inassume mo agad, assume for the worst na pwedeng meron siyang C-spine injury. Eh ang ginawa, binuhat and then the guy, si Sir Eddie, wawasiwas-wasiwas lang yung ano, yung ulo. They did not secure the proper way of securing up a victim or a patient. Kaya nangyari, sir, they violated the second objective of providing first aid of preventing and adding further injury to the victim, to the patient. Galing, ano? Galing na mga nakikinig sa atin, sumusubaybay sa atin, ano? Kailangan may part 2 to kasi this is a very area, may mga gray area, no? Yung dapat galawin, hindi dapat galawin, no? Yes, sir. Eh, may tanong na naman sa iyo si Sir Errol Karigma, no? Sir Anton, meron ba po tayong data sa average response time ng mga EMT sa Pilipinas? Yes. Sa libro, okay, meron tayong 10-minute golden rule, kung tawagin, na kailangan within 10 minutes, tayo po ay makarating doon sa area natin, kung saan tayo pupunta. Oh, ano ba yung 10-minute golden rule na yan? Saan ba kinuha yan? Yan ang tanong, no? Kasi po, yung 10-minute golden rule or time na para makapunta ka sa victim or sa patient mo, ibinasi po yan sa brain. Yung brain po kasi, kapag inabot ka ng 4 to 6 minutes without O2, without oxygen, yung ating brain po, yung brain cells, ay namamatay. No? Above 6 minutes to 10 minutes, irreversible damage. Pwedeng hindi ka na makabalik sa dati mong normal na state. More than 10 minutes, napakahirap na pong makarevive ng isang tao.
kapag kayo po ay naging unconscious. Kaya po, nagkaroon tayo ng 10-minute golden time is for us either on-site na mabigyan natin ng proper intervention within 10 minutes para mahabol natin yung CPR. Dyan po pumapasok. Kasi yung CPR puprotong na yung noong isang taong nawala ng malay o na nagkaroon ng heart arrest. So habang nag-CPR siya, napapatagal niya. Kung dumating kami ng 15 minutes, 20 minutes, kahit papano, still, the person has a big chance of surviving. No? Kaya training talaga sa hospital care o sa emergency care. So, ayun po. Yung 10 minutes na po yun, yun po yung golden time na dapat doon ka sa site kung sa itinawag yung emergency. 10 minutes kaya po. Dapat din mismo sa origin, meron din na know-how yung tao nandoon. Kasi right, nagta-travel pa, nagmo-mobilize pa yung emergency response vehicle eh. Doon sa accident yes, site, meron din train na tao doon para magkaroon ng parang first aid, di ba? Tama po ba? Yes po, tama po kayo dyan. Kaya po ang ating Department of Labor and Employment, sila po ay nagbasa po ng mga memorandum. Sa lahat po ng mga establishment, kailangan po meron kayong at least safety officer at meron kayong trained first sa mga establishments. Paano, may iba dito ang tanong? Malapit na po tayo magtanong. Last question na po to. Siguro, sige po, sige po. Natin. Okay. Tapos, pababatiin natin si Sir Anton ng kanyang mga mahal sa buhay at maipromote niya yung kanyang negosyo. No? Ito, si Yu Ansen. Ano? What? There's no source of communication to call for help. Call ambulance. There's nobody around. How can we help that injured person? Okay. Ito po ang sagot ko dyan, no? Tayo po ba, I know for a fact that everybody owns a cellphone. Okay. Tama po. Lahat tayo. Kahit nga yung sa labas, nakikita may telepono eh. May cellphone. Okay? Ang cellphone po natin, pag tumawag po kayo ng 911, okay, libre po yan sa telepono. Just call our hotline of 911 at darating po at darating ang tulong po sa atin. Yan po ang kagandahan po ng ating bagong system 911 na ginawa po ng ating mahal na presidenteng si ayun. So yun, meron na tayong 911. So, okay. Mm-hmm. Let's, Sir Riva, we only have less than 2 minutes kung makikita mo dyan sa may, ano ko, may screen ko. May number dyan eh. Pag nag-60, normally pinapatayan na kami eh, no? So, isang oras lang kasi programa natin. So, pwede mo, sir, i-promote ang iyong business, ang iyong advokasya, batiin ang iyong mahal sa buhay, at hopefully magkaroon tayo ng part 2, Sir Riva. Sige po. Yes po. Ako po ay nagpapasalamat, Sir J. Ferrer, para sa opportunity po na ibinigay niyo sa akin dito sa programa ninyo. Unang-una, magpapasalamat po ako sa ating TESDA trainer and assessor na si Sir Larry Season na siyang nagbigay ng bridge para tayo yung magkakilala. No? Pangalawa po, yung aking ambulance service is 24/7. Kami po ay re-responding sa inyo 24/7. Just call us. You can look us up sa Google at SOLEMS Ambulance Service, 24/7 ambulance provider. And then ang ating training center po is located in Caloocan North. We provide emergency medical responder course, emergency medical technician course, first aid and basic life support po. Ayan. And also, ako po ay inyong makikita sa TESDA Camanava under the TNTI, the TESDA Navotas Training Institute. Ako po ang trainer ng EMS NC2 para po sa TESDA ng ating TESDA Camanava. Ayun po, maraming salamat po.
Ayun, doon na lang tayo magkita sa Nabotas Institute, no? Dadaan din ako din sa niya next week kay Director Rolando De La Torre. De La Torre, Director. Yes po. Magandang hapon sa inyo, Director De La Torre and Sir PJ Ramos. Yan. Ayan. Sir PJ, naging guest na rin natin yan mga yan. So, hopefully, no, nagpapasalamat ako at nabigyan mo kami ng magandang napaunlakan mo ang aming anyaya sa iyo, Sir Anton Rivera. Maraming salamat, Sir Jay. Maraming salamat. At, hopefully, no, ito mga t-shirt at ito mga produkto. Kaya yung mga nandiyan dyan, mga naggustong maging safety advocate, makatulong sa ating mga kapwa, no? Kami rin may programa, no, na magturo rin ng forklift, truck, crane at para tayo magkahanap buhay at tayo si tulungan natin yung plano ni Sir Antonio Rivera III na itong EMS bill ay mapasa na, magkaroon tayo ng magandang samahan. So ayan, pinaplas na tayo. Sir Anton, maraming po salamat. Katawagan kayo ni Joey. At ipopost ni Joey yung mga nanalo ng Smile and Be Safe na 200 pesos low. Maraming salamat po. Smile and Be Safe. Maraming salamat. Thank you po. Bye-bye. Sige, sir. Thank you.